Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga malas at swerte? Mainam na alam nyo po ito mga bossing, upang sa ganon, kapag ka alam nyong malas ito, ay di iwasan po ninyo or wag na wag nyo itong gagawin. Kapag swerte naman mga bossing, syempre lahat naman po tayo nagnanais sa tayo swertein. Asya mga bossing ko, lumarga po kayo, gawin nyo po yan dahil kayo nga po isuswerte. Kung saan mapapaigi. At yung mga malas na yan na purwisyo sa buhay po natin, ay naku, wag na wag nyo tatangkain. Iwasan nyo na po yan mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga itong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Isa sa mga naniniwala sa mga malas at swerte. Asya mga bossing ko, kapag po ito ay nalaman nyo na, ay huwag na huwag nyo itong tatangkaing gawin mga bossing. Alam nyo po ba mga bossing ko na malas kung ikaw po ay laging nagbubuntong hininga? Nako, ako po ay merong kakilalang ganyan. Talagang unang harap mo pa lamang, ikaw po ay parang napakalalim ng kanyang pagbubuntong hininga mga bossing. Isa po yan sa mga negatibo. Instead na parang ano po yan, nihahalin tulad sa paladaing na tao. Yung bang daing nang daing, ayun, parang nagtatawag siya ng malas. Ito naman po mga bossing, lagi po siya nagbubuntong hininga na parang nagtatawag nga po ng kamalasan. Yan po ay isa sa mga napakamalas. Parang pasan mo ang daigdig na parang napakabigat ng problema po ninyo mga bossing. Isa po yan sa wag na wag yung gagawin. Kung kayo po ay maraming mga pasanin sa buhay, marami kayong mga hinanakit, marami kayong kinikim-kim-kim-kim sa inyong kalooban kung kaya't nagiging dahilan kung bakit kayo po ay kumbaga ganun nga po yung lagi kayo nagbubuntong hininga kasi ganun po yan eh. Pag marami siyang problema, parang dinadaan niya doon para ma-release kung ano man yung nagpapabigat ng kanyang kalooban. Ipagdasal niyo na lamang po yan mga bossing, makakatulong pa po yan kaysa kayo po ay magbuntong hininga. Isa po yan sa negative mga bossing. Ganun din po mga bossing ko yung tipo na lagi nakakalumbaba. Yung ba tipo na instead na magganyan na lamang ng itsura ng post, ay lagi nakaganyan. Parang ganoon din po yung mga bossing, parang nagbubuntong hininga ka din mga bossing. Ano ba to? Ayan, ngayon po mga bossing, huwag na huwag niyong gagawin po yung pagbubuntong hininga at ganoon din po ang pangangalumbaba na kala mo ipasan mo ang daigdig. Ganoon din po mga bossing, syempre yung mga paladaing, negative din po yan. Ganoon din po mga bossing ko, yung kayo po ay yung pong nagngangalit. Kasi sinasabi po nila na kapag ang tao ay nagngangalit, pagod daw po ito at stress. Pero dapat iwasan po yan or huwag gagawin dahil ito daw po ay nagtatawag din ng malas. Pero hindi mo minsan masabi or hindi mo maiwasan, lalo na kung ikaw ay natutulog at ikaw ay nagngangalit. Ngayon po mga bossing, sinasabi nila na kapag nagngangalit ang isa sa miyembro ng pamilya, kumuha ka ng patapunan na sapatos or kaya step in. Itampal nyo daw po dito at ito ay itapon yung sapatos or step in para mawala ang mga kamalasan. Ganun din po mga bossing ko, halimbawa kayo po ay may negosyo. At pagkatapos, kayo po ay yung tipo ba na kapag po walang customer, nanghihinuto po kayo o kaya kayong dalawa ng inyong tindera o ang mga tindera po ninyo, wag na wag yung sabihan nyo po sila na wag manghihinguto kapag po walang benta o walang customer. Kasi lalo po kayong hindi mabebentahan yan. Kasi sinasabi nila na parang dadapuan ng peste kapag daw po ganyan ang sitwasyon sa loob ng inyong tindahan. Kaya instead na ganun ang gawin nila, magpatugtog ng mga masasayang tugtugin, maglipat-lipat ng mga paninda, tapos halimbawa ang prutas ang paninda po ninyo, ayus-ayusin nyo po ito, basa-basain yung mga ganyan mga bossing. Upang sa ganun, makatra kayo na swerte. Pag bigas naman, halu-haluin nyo po ito. Pag mga damitan, bago-baguhin ang pwesto, yung mga nasa manikin, ibahin po ang mga nakadamit po dito. Ayan, basta galaw-galaw ang mga paninda para gumalaw-galaw din po yan para mabenta po yan mga bossing. Yan po ang mga ilan sa mga negatibo na hindi dapat natin ginagawa. Ganun din po, malas din po yung, halimbawa ikaw ay nagwawalis, walis ting-teng. Tapos tinataktak mo ito sa mismong pader. Negative din po yan ha. Isa po sa pahabol. Negative po yan. Itaktak nyo po ito sa mismong sahig at huwag po sa pader. Dahil sinasabi nila na nagtatawag ka ng malas.
Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga ganyang mga pamamaraan, mga bossing, mainam na alam niyo po yan, iwasan po yan. Upang sa ganoon, mas makatra kayo ng swerte, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kasi nagkakaroon pa ng balakid sa ating swerte. Kaya, kumbaga, minsan mapapansin nyo, anong problema sa akin, ba't parang lagi nalang minamalas yung mga ganyang mga bossing. Kaya kailangan mga bossing, iwasan nyo po yan dahil maaaring nagagawa nyo po yan. Siyang nagiging dahilan kung bakit lagi kayo minamalas. Yun lang po mga bossing, salamat po.